Kamusta ka, Hardin? Kamusta sa mga bago kong viewers? I'm June Torrejos and welcome to my channel. Ang isi-share ko po sa inyo ay ang pagtatanim ng labanus. Ito po ay isang klase ng variety ng labanus ay kung tawagin ay American Red Radish. Maliliit lang po siya pero powerful ang flavor niya. Okay, Kahardin, sit back and relax and please stay tuned. Sa pagtatanim po ng labanus or American Red Radish, pwede pong ipunla o kaya naman ay idirektang itanim sa lupa. Ang gamit ko pong lupa ay organic soil. Ipupunla ko po muna siya. Kung wala po kayong organic soil, pwede pong kokopit o kaya naman ay garden soil na may kahalong compost. Yun po, mas maganda po magpunla. Kung ordinary garden soil lang ang gamit nyo, haluan nyo ng compost. O kaya naman po ay pwede kayong mag-mix yung sarili nyong mixture of soil. Sa pagtatanim po ng buto, gawin po natin na mababaw lang ang pagkakabaon. Huwag masyadong malalim para mas mabilis tumubo o sumibol. And then, piliin na po natin yung mas malalaking buto. Siguro mas maganda yung mas malalaking buto. At kung magpupunla po tayo o magtatanim, dagdagan na po natin yung itatanim nating buto. Kasi maaring ang ibang buto dyan ay hindi mag-germinate o hindi tumubo. So kung dinagdagan natin ang ating mga tanim na buto, mas makakapili ka pa ng mas magagandang seedlings. Ang American Red Radish po ay matibay sa tubig. So, pwedeng-pwede po siyang itanim sa panahon ng tag-ulan. Pati na rin po yung mga ibang variety ng labanus. Gustong-gusto po nila ang ulan. Basta tama lang po yung lupa na ating gagamitin. Ang lupa na ating gagamitin dapat ay mataba. So, yung pag-uumpisa ng ating pagtatanim ay magiging maayos. And then, after na maitanim ang mga buto, diligan po natin, gumamit po tayo ng sprayer. Sa pagtatransplant po ng ating mga seedlings, gawin po natin sa bandang hapon, between 4 to 5 or kahit hanggang alas 6. Pag magtatanim po tayo sa paso o kaya sa container, make it sure po na mabilis na bababa ang tubig na ating ididilig o kaya naman yung tubig ulan, mabilis siyang lalabas sa ilalim ng ating container. So make it sure na maayos ang mga butas sa ilalim at dapat po ay buhaghag ang lupa. Kasi kung parang clay, magiging putik-putik na po yung ilalim ng ating lupa. Dapat po talaga maayos ang daloy ng tubig. Kasi po pag nanatili ang tubig sa lupa, doon na po nag-i-invite ng mga peste or mga bad bacteria. So ang mangyayari po, yung ugat ng ating tanim ay hindi na umaasenso, hindi na nag-grow hanggang sa mamatay ang ating halaman. So, isa sa importante kung tayo ay magtatanim sa paso ay dapat po ay buhaghag talaga ang lupa. Ang gamit ko pong lupa ay garden soil.
pero yan po ay mataba at buhaghag na garden soil. After po natin mag-transplant, diligan po natin thoroughly. Kapag maliit pa po ang ating mga tanim na halaman, linisin po natin palagi. Alisan natin ng mga damo. Nang sa ganon walang maging sagabal sa paglaki o patuloy na paglaki ng ating mga tanim na halaman. Cardi, ngayon po ay magtatanggal tayo ng dahon. Tatanggalin ko yung mga patay na dahon or mga naninilaw na. Ito ay isang paraan din para maglabas yan ng bunga para mamunga ang aking radish. This is American red radish. Yan yung mga ganyan pong dahon. Aalisin na po natin yan. Mga ganito. Bali yung dito ay namatay na saka dito. Pero pinalitan ko siya yung natira kong binhi, natira kong seedlings. Pinalitan ko yung dalawa dito. Ito pa isa. So ganyan po mga kahardin. Tatanggalin natin yung mga dahon na yan. Parang semi-pruning din po. And then, i-cultivate natin. Maingat lang po sa pag-cultivate. Baka may tamaan na ugat. Just like that. Meron lang po akong nasilip dito. Ayan po. Nagsisimula na siyang magbunga. Pero maliit pa lang. Yan na po yung American red radish. Pero maliit pa lang. Ganon din dito sa kabila. Maganda po yan. And then, maglalagay po ako ng vermicast, complete fertilizer, and urea. Ang pag-apply po ng fertilizer, pwedeng every week, once a week, o kaya pwede rin every 2 weeks. Pero kung 2 weeks, ang gagawin nyo, medyo dadamihan nyo yung makakasapat sa 2 weeks. Gilid-gilid lang po.
and then vermicast. Alright, and then bukas makalawa, maglalagay din po ako ng cow manure. Pag mag-a-apply po tayo ng fertilizer, gawin po natin sa hapon yung palubog na yung araw. At after natin mag-apply ng fertilizer, diligan po natin. Sa labanos po, kung ako ay magdilig, araw-araw, dalawang beses sa isang araw. Sa umaga at hapon. Again, patuloy po natin ang pag-cut or pag-snip sa mga dahon or parang pag-pruning. Mga kahardin, gusto ko pong magpasalamat sa lahat po na nag-subscribe sa akin. At sa mga bago kong viewers, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel para sa mga informative videos, mga guide and tips sa pag-aalaga ng iba't ibang klaseng halaman. Kahardin, in this stage, pwede na po yung i-harvest. Or sabihin natin, mga few days na lang. Pwede na po yan. Kahardin, kung nag-enjoy ka sa video na ito, pwede po kayong magbigay ng like at i-share nyo na rin sa Facebook nyo, sa Twitter, or sa Messenger, i-share nyo sa kumare nyo na mahilig magtanim. At maaari din po kayong mag-comment sa ibaba, sa comment section. Ang labanos na po na yan ay maliit lang. Pero napakasarap niyan. Napaka flavorful. Pwede niyong gawing salad or ihalo sa mga sausawan. Pwede rin naman po sa ihalo sa mga niluluto niyong ulam. Doon po sa mga hindi makapag-subscribe, mag-login po muna kayo sa Google. Gumawa kayo ng Google account, then mag-login kayo. Pwede na po kayo mag-subscribe noon. At yan po ay libre, wala pong bayad. Libre po mag-subscribe. Salamat po sa lahat ng nanood. At see you again in my next video. I'm Jun Torrejos. Happy gardening sa inyong lahat.